What's up mga bro? Welcome back ulit sa ating YouTube channel. For this video ay i-start lang natin dito si Atom kasi matagal na siyang na-stuck dito sa bahay na hindi nagagamit dahil na-busy tayo sa mga business natin sa labas. So tingnan natin mga bro kung one click pa rin ba si Atom. Disclaimer lang mga bro, this video is based on my own knowledge and experiences mga bro. Kung may sarili kayong thoughts, ideas, at may iba kayong pananaw na hindi ko nasabi sa video na to, feel free to make your own video mga bro. At kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button at click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videos. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga parts na binili ko pa sa makina niya. Ito, start muna natin. Tingnan natin kung one click pa. Tagal eh. Yun, nag one click. Cold start pa yun. So ito mga bro, papakita ko sa inyo yung mga binili natin mga parts. Unang part na binili natin sa kanya is yan, oil pan gasket pang D15B na black. Kasi D15B yung black ni Atom, yung ESI natin. Ayan siya. Oil pan gasket, yan yung yun yung pan na sumasapos sa mga oils natin sa pangilalim na makina natin. Tumatagas kasi doon eh. Kailangan ko na palitan yung oil pan gasket niya. So, ayan. Ito siya. So, ito naman yung pangalawa natin binili. Yan. Isa na namang gasket. Valve cover gasket. Yan, pan D16. Siguro pareho lang siya ng PO7-1 kasi yung head nito PO7-1 eh. Pero pares lang siguro sa ng D16 kaya yan yung binigay sa atin. Yan. Kasi para madami din kasi siyang leak eh. Kaya mas maganda muna kasing ayusin natin yung mga issues bago natin pagandahin yung or mag-upgrade. Kaya ayan. Yung dalawang yan, isa yan sa mga issues ngayon ni Atom. Kaya ngayon tingnan natin yung engine bay. Pakita ko sa inyo yung engine bay niya. Yan o, kitang-kitang natambak o. Malikabok pa. Sa mga lado. Ayun siya mga bro. Yung mga issues pa dito yung yan. Kailangan ng ano, ng engine support. Tapos dito naman yung antaw dito, yung bolt ng valve cover, yung grommet niya natatakas na. Siguro kailangan din natin palitan yung mga bolts nila kasi yung grommet niya, yung grommet ng bolts natatakas na. Yung dito sa may Vita solenoid, naisa natin yung takas niya kaya wala nang takas dyan. Nung nakaraan inayos naman natin itong socket na to. Ayan. Tapos yun lang, ito inayos din pala natin to. Nilipat natin yung grounding wire natin from dito to dito kasi na-search ko na mas maganda yung ground kung dito natin itatap, hindi dito sa may power steering. Pero magtataka kayo, hindi ko naman, walang pintura to. Yung pinagtap nito
ano, nililiho ko. Kaya bakal to bakal siya. So, yun. Tapos yung valve cover gasket na sinasabi ko, gasket siya pa dito sa taas dito. Dito. And dito siya. So, that's it for this vlog, mga bro. Kung nagustuhan niyo tong video na to, please like, share, and subscribe. And see you on our next vlog.